So, continue po tayo sa ating part 2 ng Dynamaps. Ito po yung naiiwan natin. Ito yung Dynamaps ng map. At saka ito yung ating script. Kung makikita nyo, dalawa pa lang yung nailabas natin. At nailabas na natin yung mga buildings na located dito sa area na to. So, patuloy po tayo. Ang susunod natin gagawin ay pupunta tayo sa topography. At ilalabas natin itong topo points. Pagkalabas nyo ng topo points, irarun nyo ulit siya. So, sa topo points po, makikita nyo na may mga points na lumabas. Diyan. Sa inyong mga building. So, sa topo points, pwede nyo i-adjust by 20, by 30, at saka maximum 40. So, kung mas masinsin yung points, mas masinsin yung interval ng inyong topo points. Pagkatapos, yung topo surface naman. Paglabas nyo ng topo surface, pag hindi nyo naiurong, i-crash nyo lang to at i-run nyo ulit. So, ayan. May surface na siya. So, ayan. Lumabas na kanyang surface at saka yung kanyang topo. So, ito medyo mababa itong area. Pagkatapos, pwede nyo ilabas yung roads. Roads. So, dito, may mga selection. Pwede nyo ilagay, iselect lahat. Or pwede rin yung mga main roads lang. So, lagyan natin ng service. Service road. Residential, primary pedestrian, crossing, wala mang bus dyan. So anything na pwede nyong ilagay. Siguro lagyan natin din ng path. Or footway, primary road, secondary road. So, ayan. And then, i-run nyo rin. Ayun. So, yun na yung mga roads na nandyan. So, i-define nyo lang yung roads nyo as line. So, yung roads nyo, pwede nyo lagyan ng width later on. Okay. So, pagkatapos po, rarun natin to sa ating Revit. So, dito sa Revit, before that, lagyan natin ng trees. Kung may mga trees, pwede nyo rin lagyan ng trees at i-run nyo. Ayun, lalabas na yung mga kahoy-kahoy dyan. And then last of all, yung utilities, itong buildings, may mga projection on top. So, dito sa utilities, may building siya para mag-project yung ating. So, i-close na natin itong ating Dynamaps map. At pagkatapos, kung kailangan nyo pa siyang ilabas, punta lang kayo sa view at saka itong Dynamaps. So, naandito tayo sa Project
projection on buildings. So, pwede nyo itong gamitin kung ipoproject nyo yung building, kung ano yung taas nila. So, dito, pwede tayong pwede natin i-connect surfaces to surfaces. Tabi muna natin ito doon. Pagkatapos, ito namang elevation, pwede nyo ilagay yung elevation. At saka itong topo poly, create to topo, maglabas ka ng boolean. At lalagay mo true or false, true. At pagkatapos ay pwede mo siyang i-run. So, yan na po yung mga buildings na nandoon sa San Dionisio Paranaque. So, yan na po siya. So, para siyang SketchUp. Pagkatapos ay itingnan natin sa Revit. Ano ang itsura niya. Ayan siya. Punta ka sa shaded. Ayan. So, hindi pa siya solid. So, ang gagawin mo dito sa iyong Dynamo script is punta ka sa Revit. Building geometry. Revit buildings. At i-connect mo tong surface. Surface. At disconnect muna natin to. Pag dinisconnect is pindutin nyo lang at ilagay nyo sa space. Tapos, pwede rin doble actually. So, nawala siya. So, ilipat natin siya dito. Elevation. Elevation. Category naman is labas kayo ng category. Type nyo lang categories. At saka ito ay site. Type nyo site. Site map. So, meron siyang site. So, ang category mo is site. Tapos, yung top surface niya, ito, adjust to topo, boolean. Yes. So, pag gusto nyo i-copy itong boolean, pwede rin kayo maglabas ulit. Right click lang at i-type nyo yung boolean. Meaning, true or false. So, ito naman is generate pad, no. So, yun. So, i-run natin siya ulit. Ayun. So, meron na siya sa iyong close muna natin ito. So, nandito na siya sa iyong Revit mismo. Revit file. So, yun na yung mga buildings na nandoon sa Paranaque. So, ito yung cathedral, ito yung palengke. Yan. So, ito lang yung area na na-catch natin. So, balikan natin ito. So, ang ibig sabihin po nun ito, nakikita nyo naman na kung ito lang is wireframe lang siya. But kung gagawin mo ng building is solid na siya sa iyong Revit. So, pag so, sa roads naman, kung gusto nyo ng roads,
Punta lang kayo ulit sa live. Tapos roads. Lagyan natin ng actually, tapos na to. So, itong roads, lagyan natin ng width. So, paglalagyan nyo ng width yung roads nyo, magdadagdag kayo ng script. Under utilities, roads, eto. Either dito sa dalawa. Idudugtong nyo itong road topo poly surface. Ito. At ang iyong road surface. Lalabas mo ang road surface. Andito siya. Andito siya or dito siya. So, yan. Road as poly curves. Ayun. Road surface. So, itong road surface, ilalagay mo dito. Ang road poly curves, ito naman. So, idudugtong mo dito. Tapos, itong road width mo is ng code block. So halimbawa yung width ng road natin is 6 meters by feet is 6 times 3 mga 20 feet yung road natin. So enter mo lang. Pick mo sa labas at idudugtong mo dito. So, kasi naka-fit tayo. So, 20 feet. Halimbawa, yung road natin. So, i-run mo lang. So, ito is error. So, ito naman is kailangan niya rin idugtong dito. Isa kang boolean. Saan nagpunta? Ayun. Nasa likod siya nito. Ayan. So, crop the topo. Yes. Basta nag-orange siya, ibig sabihin may error. Road surface. Saan yung iyong road surface? Ito. Topo surface. Ito. Let's run. So, pwede nyo pong i-adjust yung inyong road width anytime.
at pwede niyo pong i-review itong video na to for further information. I-review po natin next video kung ano na yung na-cover natin. Thank you so much. Bye!